Hello guys, Shopee haul ulit tayo. So, dalawang seller ito. Pag-merge ko na lang sa isang video haul para hindi naman sayang yung panahon o oras. Kasi do sa isang seller, isang item lang yung in-order ko. Kaya isasama ko na lang siya dito sa isa pang in-orderan ko. So, itong papakita ko sa inyo, fish steepers. Ewan ko kung familiar kayo dun guys. Una ako nakakita ng ads noon sa Facebook. Ganito siya guys. Kita niyo ba? Ayan. Ayan, nakakita ko ng ads na yan sa Facebook. Sabi ko gusto kong magkaroon ng ganyan. Kasi kung matagal na kayo nanonood sa akin, alam nyo mahilig ako sa mga unique na items. Eh, sabi ko kakaiba yung gusto kong magkaroon ng ganyan. Kaya nung tinignan ko yung presyo, ang mahal. Tapos, mga nagdaan yung mga ilang linggo, buwan, nagkaroon ng replica na ganun. Pero hindi ganun yung kulay. Pero parang ganun din yung itsura. Mas maganda nga lang yung quality nun kasi mas mahal yun. Kaya lang, medyo mahal pa rin para sa akin kasi alam niyo naman kung ripot ako. Alam ko sa Marikina may nagtitinda nun kasi napanood ko yung vlog ni Aisha, ni Purple Heiress, na sa Marikina may nagtitinda ng ganung klaseng sandals. Meron din ako nakita sa Shopee. Kaya lang, mahal 100 plus kaya hindi ako mo-order. Tapos, ito dahil medyo matagal na, nakahanap ako ng pinakamura, 100 pesos guys. Kaya lang, kung yun lang yung ordering ko, magbabayad ako ng kompletong shipping fee. Kaya ano, sabi ko kung bibili ako nun, di parang hindi rin ako nakamura kasi kung babayaran ko pa yung shipping fee, di 200 plus din yun. Kaya, hinintay ko na magka-promo si Shopee na 99 pesos lang, free shipping na. Ayun, bumili na kaagad ako. Akala ko hindi ako entertaining ng seller kasi nga 100 pesos lang yung binili ko. Eh, alam nyo na, yung iba kasing seller, choosy, ayaw nila ng unti lang ino-order. Pero, good thing, pumayag naman yung seller at isinip niya pa rin yung order ko. So, ganito siya dito. Ayan. Tuwan-tuwa ako nung nalaman kong pinaship ni seller yun kasi nga hindi nga ako masyado nag-expect na ipapadala niya sa akin. Kasi nga isa lang yung in-order ko. Wala kasi akong ibang magustuhan dun sa shop niya. Ito lang yung nagustuhan ko. So, ayan siya guys. Oh. Ang cute. Maraming kulay siya dun. May gray, orange, green. Gusto ko sana green kasi favorite ko green. Meron ding red. Kaya lang, ano, ito lang yung available na kulay sa size 6. Madali kasi maubos guys yung size 6 eh. Marami natang may size 6 na paa. So, ayan siya. Yan, magaan siya sa paa. Tapos, ganito siya sa likod guys. Ayan, ang cute. So, siguradong pag sinuot mo to, pag titinginan ka ng mga tao, ano, maganda rin to suotin guys, bagay to sa... Okay na okay to guys kapag summer, di ba? Tapos pupunta ka ng beach, tapos magaan ka sa buhangin, di ba? Ang cute. Pero ano, tatry ko to suotin guys sa mall. Siguro pag titinginan ako ng tao pag sinuot ko to sa mall, ipang judge forms ko. Kasi yung, gusto ko talaga kasing kakaiba eh, yung 3D comic na bag, kung napanood niyo yun, talagang pag ginagamit ko yun sa mall, pinagtitinginan ako kasi kakaiba yung bag kong yun. Hanapin nyo guys yung Shopee haul ko no 99 pesos lang bili ko doon. As in, ano siya, 3D, para siyang drawing na bag. Oo. Basta panoorin, hanapin nyo na lang sa channel ko. Ayan, sukatin ko para makita nyo. So, ayan siya guys, so, pag nakasuot. Magaan siya sa paa, in fairness. Saka hindi naman di siya madulas kasi nga may parang ano-ano sa baba. So, pagpasensyaan nyo na guys kapag may narinig kayo nagpupukpo kasi nagpapagawa kami ng pintuan nandun sa bahay ng kapatid ko. Ayan. Ibang cute. Maganda naman pala yung kulay pink na ano, na ganitong kulay. So, screenshot ko na lang guys yung itsura ng shop niya, pati yung Shopee link niya. So, just in case, gusto niyo rin bumili sa kanya. Maganda naman yung quality ng item na pinadala niya sa akin. So, ngayon naman guys, dito naman tayo sa pangalawang seller na inorderan ko. So, eto, unahin ko na itong solid perfume, guys. Una akong nakakita nito kay Sis Joy. Hello, Sis Joy, kung sakaling mapanood mo to. Sa kanya ko ito unang nakita, kaya lang yun 180. Ito, nabili ko lang ng 50 pesos. Pero kasi yung kanya kasi, guys, malaki. Ito, maliit lang. So, okay din yung maliit kasi para kasya sa bag, alam niyo yun, hindi agaw.
space. So, ang pinili ko, Bulgari Omnia. Hindi ko alam kung anong amoy nun kasi hindi pa ako nagkakaroon ng original na ganun. So, sabi naman yun ng mga nag-comment dun, binasa ko, bango daw, amoy legit, kung ano daw yung amoy original, ganun din daw yung amoy nito. Tapos, ganito siya, para siyang yung kagaya din sa clay blush. Ayan. Tapos, mabango naman siya. So, balitaan ko kayo guys kung tumatagal siya kasi karamihan kasi ng mga ganitong solid perfume, hindi tumatagal. Pero, para tumagal yung mga ganitong klaseng pabango, sinasuggest na mag-apply kayo sa mga pulse point ng inyong katawan kasi yun yung mga part na umiinit. Yung umiinit, mas madaling umiinit para kasi pag umiinit, mas magdi-disperse yung scent. Yun. Ang mga pulse point yata, i-google nyo na lang. Pero alam ko dito sa may likod ng tenga nyo, dito sa may pulse, tapos dito sa pagitan ng inyong siko, tapos sa pagitan din ng inyong tuhod. Yan. Tapos meron din nga sa may ano eh, oh, sa pagitan ng inyong tuhod. Pero i-google nyo na lang kung saan yung mga pulse point na maganda maglagay ng mga pabango para mas maging long lasting. So, I suggest dun kayo mag-a-apply kapag mga ganitong solid perfume. Ayan, ganyan siya. Mabango naman siya, guys. May iba pa dong mga sente. Kaya lang kasi, ito kasi, yung Bulgari, ito yung palagi kong naririnig kina Aisha at saka sa iba mga vlogger. Kaya to say ko, matry ko nga yung Bulgari kasi hindi pa ako nakakaamoy. So, ayan. Pakita ko sa inyo yung close-up ng item para makita nyo. Pero, mag-apply muna tayo dito. Ayan. Tapos dito sa may likod ng tenga. Tapos dito sa siko. Ay, sa likod ng tuhod. Ayan. Kasi pag uminit yan, mas lalong mangangalinga sa inyong amoy. Saka dito pala. Ayan. Meron kasi yung nasa tin ka. So, pakita ko sa inyong close up para makita niyo yung packaging niya. So, ganyan yung packaging niya. Ayan, 30 grams din, solid perfume. Bulgari Omnia. Ayan. Tapos, ganyan siya. Parang yung ano din, yung clay blush, parang ganun. Ayan. Meron kasi guys na ganito yung nasa tin can, yung nasa lata na pa ganun. Kaya lang kasi, para sa akin na, mas konbenyente yung ganito kasi hindi mo na isasawsaw yung daliri mo. Kasi pag nasa tin can na ganun, isasawsaw mo pa yung daliri mo, tapos magaganun. Ito, diretsong apply mo. Meron din yung parang nakalagay sa lip balm na lalagyanan. Pero ito, yung binili ko para mas marami, di ba? Mas bongga. So, palitan ko kayo kung mabilis siya matanggal. Naamoy ko naman siya, kaya lang syempre, hindi kagaya ng mga in-spray na talagang yung maamoy na sobrang-sobra. So, Papa, naamoy mo yung pabango ko? Naamoy ma? O, naamoy daw niya. Naamoy daw niya. Pero hindi yun sobrang na amoy no, sakto lang. So ayan. Naamoy naman pala ng ibang tao kasi minsan kasi yung mga ganyang pabango parang ikaw lang nakakaamoy, alam mo yun. Pero naamoy naman niya. So dun nga lang talaga kayo maglalagay sa pulse point ng inyong katawan para mas maamoy at long lasting. Man guys, bumili ako nitong Maine Mac Maker Maine Mendoza. Ayan. Kasi ang original po nito is 1,000 pesos. Wala akong ganun kalaking perang pambili ng lipstick lang. So, ito, bumili ako ng replica. So, ayan, ganyan yung packaging niya. Tapos, may nakalagay din ng MAC. Tapos, ganito yung kanyang kulay. So, ayan. Ganyan siya. So, pakita ko muna sa inyo yung close-up para mas makita. So, ganito yung packaging niya. Ayan. Tapos, ito yung bullet na lipstick. Ayan. Yan yung kulay niya. Tapos, ayan.
Ganyan siya. So, ayan. Nakakita kasi ako, guys, ng video nun ni Mengay. Kasi idol ko din yun si Mengay. Favorite ko yun sa mga female celebrity kasi alam niyo yun. Okay lang na magmukha siyang syunga-syunga. Carry niya kahit na nakakatawa yung itsura niya. Alam niyo yun, kakaiba siya, ganun. Kaya favorite ko siya. May nakita kong video niya na ginamit nung makeup artist yung lipstick niya sa lips as blush at saka as eyeshadow. So, tatry natin gawin yun kung Care Bells din to. So, ayan. So, ayan, nilapit ko kayo. Hindi mo na ako, di ko muna tinry yung ibang mga lip tints kasi para mas makita niyo yung kulay nito kasi may pagka-nude kasi to. Ayan. Ayan siya, guys. May amoy siya, pero hindi naman yung sobrang ana. Hindi naman masyado mabango. Ganun. Matte to, pero hindi yung matte na nakakadry. Ayan. Maliwanag kasi dito masyado. Yan, eh, ang style naman talaga nito, parang yung maputla. Ayan. Ewan ko lang kung nakuha talaga yung kulay kasi alam niyo naman, cellphone lang yung gamit ko. So, pero ganyan yan. Tapos, try naman natin sa... Ginamit niyo yun ni as ano... As blush on. Yung makeup artist, ginamit niya as blush on. At saka, ano, ganyan siya. Saka eyeshadow. So, dyan lang siya naglagay. Tapos, naglagay lang siya ng, ano, nilagyan niya lang si Mengay ng mascara. May simple-simplihang, ano lang, makeup lang. Mascara. Ayan. Tapos, try natin dito sa... Sabihin nyo, yaki ya. Mukha ko naman yan. Saka ako lang gagamit na ito. Huwag kayong masyadong hanash. Ayan. So, kapalan natin para makita nyo yung difference. Diba yung clay blush parang ganyan din yan? Pwedeng pang eyeshadow, pwedeng blush on. So, ganyan siya guys. Medyo hindi ni-lower ko yung brightness ng cellphone ko para makita nyo. Ayan. Ganyan siya. Putla-putlaan ng peg. Ayan. Mayroon kumukulay naman siya sa ano. Sa mata, saka nagkukulay din naman siya sa blush on. So, medyo mag-reapply lang kayo ng reapply hanggang ma-achieve niyo yung gusto niyong kulay sa pisngi. So, ayan. So, sunod naman guys, itatry natin tong magnetic lashes. Kasi nag-viral din to, nauso rin to sa Amerika, pero parang dito hindi masyado. Parang wala ko masyadong nakita mga YouTuber na nag-try nitong magnetic lashes. Ewan ko kung hindi ko lang alam na may nag-review na nito. Pero itatry natin kasi at least to pwede nyo i-reuse ng i-reuse. At saka hindi nyo na kailangan ng glue. Pakita ko sa inyo yung close-up guys. So ganito guys yung itsura niya. So may kasama naman siyang lalagyanan. So maayos nyo siyang maililigpit. Ayan, tapos yung itim na yan yung magnet. So, ayan. So, try natin. Actually, naghanap pa ako sa YouTube ng tutorial kung paano siyang ikabit. So, ayan. Kumuha ko ng ano, ng ito, mascara. Kasi mas madali daw ikabit kapag may mascara. So, wala kasi akong salamin na dala. Ito na lang cellphone. So, maglalagay muna tayo ng mascara. According doon sa aking napanood. Pwede rin i-curl niyo muna yung ano, yung inyong ano, inyong ilik mata. Kaya lang nagmamadali ako. Kaya ano na lang. Mascara na lang.
Ayan. Pakamaskara na tayo. Tapos, ano lang, pagpapatungin nyo lang yung ano, pilik mata. Wala, paano kaya pagtanggal na ito? Wait lang. So, ayan guys, medyo dahan-dahanin nyo lang yung pagkuha kasi since ito guys, maiksi lang kasi siya, dito lang ako sa dulo maglalagay. So, hirap kasi kailangan ng dalawang kamay dito. So, dapat pagpapatungin nyo yung dalawang lashes. Yung isa sa taas, yung isa sa baba. Wait lang guys. Ang hirap. So, ayan. So, pagtanggal pa lang sa lalagyan na, medyo struggle na. So, ayan ba yun? Ang hirap. So, kung makikita nyo, maiksi lang itong aking lashes. Ayan. Lalagay ko lang siya sa may dulo. Kasi yung isa nito para maiksi. Maiksi yung isa. Wait lang. Ang hirap. Dapat siguro tanggalin ko muna lang. So, ayan. Ito yung pipiliin ko. Tapos, ipagpapatungin ko. Ang hirap. Ipatungin muna yung nasa ibabaw. Kaya mas maganda kung mayroon kayong ano, mascara. Tapos, ipapatungin ito yung sa baba. Sa taas. Wait lang. Ayan. So, papatok ko ito ang isa. Ayan. Ganyan siya guys, oh. So, kailangan lang yung nasa ibabaw na ano, dikit na dikit dun sa may balat. Ayan. So, kaya dito lang ako sa dulo. Gawa na maiksi nga lang kasi yun. So, depende kung yung magnetic lashes nyo is mahaba. Pwede yung buong inyong ano. Pero yun kasi maiksi. Tapos yung kabilang side, ano lang. Yung para maiksi lang. Parang ganito oh. Basta parang ganyan. Kaya maganda siya sa dulo lang ilagay. So, hindi ko na ilalagay guys yung kabila kasi nagmamadali na tayo. Pero ganyan siya. So, first time ko guys i-apply. Madali naman siya. Saka hindi naman na, ano, hindi naman uncomfortable sa mata. Ayan. Tapos, pagtanggal niyan, ginaganito lang. Hilain nyo lang na ganyan. Ganyan siya, oh. Kaya lang medyo ingatan nyo kasi manipis lang din yung mga strand niya para madaling masira. So, ayan guys, humubura ako. Kasi ititesting natin itong LA Girl Matte Liquid Lipstick. Ay, ano ba yan? Ayan, ano lang to, freebie lang. Hindi ko to binayaran eh. Pero ang mabait yung seller na yun guys. Kasi unti lang naman yung binayaran ko. Alam mo, 164 lang. Pero binigyan niya pa rin ako ng freebie. So, order kayo sa kanya. Baka bigyan din niya kayo ng freebie. So, ipost ko lang. So, ayan. Meron pa siyang seal, guys. Ang number niya ito, 02 Dreamy. Ayan. Meron na ako nito dati. Yung kulay violet. Kaya lang, hindi ko nagustuhan yung consistency nun eh. Ayaw ko lang kung ganito rin to. Try natin. Ayan. Binabaan ko yung ano, brightness ng aking ano, para makita nyo. Medyo mabango siya. Ito nude-nude din siya. Yung dati kasing pinagbilang ko nito, medyo tacky. Ewan ko lang to. Pero replica lang din kasi yun, guys. Ito, replica rin to kasi freebie nga lang eh. Mas okay to kaysa doon sa isa kong pinagbilhan.
beige yung kulay niya. Parang ano din, parang yung kay Main, matte, ano lang siya, tawag doon? Ang tawag yun, mga nude color, ayan siya. Natutuyo ba siya? Hindi eh, nagtatransfer, oh. Pero hintayin natin, baka pag tumuyo. So, ayan guys, tumutuyo naman siya, oh. Matte siya. Ganda. Mas maganda siya kaysa doon sa una ko nabili na kulay violet niya. So, ayan. Binura ko na kasi may itetest pa tayo. So, ito. Peripera Punch Pop Liquid Lip Color Gloss Liquid. Ayan. Ganyan siya, guys. Ang cute na nalagyanan nito. Tapos, ganito yung itsura niya, guys. Ayan. Di ko napapakita yung close-up kasi kitang-kita naman niya. Tapos, ganito yung applicator niya. Ano siya? Hindi siya hindi siya jelly type kasi anong liquidy. Sige, pakita ko na lang din yung close-up para makita. So, ayan. Pakita ko na rin sa inyo yung close-up nito. Itong LA Girl Matte Liquid Lipstick. Tapos, Dreamy. Tapos, ito yung packaging niya. Maganda yung packaging niya. Cute. Tapos, ganyan. Ayan, kung ayan, makikita niyo, oh. Hindi siya ma-jelly. Hindi siya gel type. Ano siya, ma-liquid. Ayan, oh. Umuga-uga. Ayan. Tapos, pakita ko na rin sa inyo, guys, yung swatch nito. Kasi, hindi masyadong kita pag dun sa, ano, eh. Front camera. So, ganyan siya, guys. Ano pa siya? Ganda yung kulay niya, guys. Tapos, ito yung isa. Ito parang lip tint. Oh, water tint nga siya, oh, matubig. Ayan. So, ayan siya. Hindi mo siya pwedeng itayo, guys, kasi ganito nga yung lalagyanan niya. So, ayan. In fairness, pigmented naman. Tapos, mabango din siya. Ayan. Ayan, tinatawag na ako ni mama kasi pinagmamap niya na ako ng sahig. Ayan. So, ayan, bawasan natin yung brightness. Ayan, ganyan siya. Kung gusto niyo yung parang Korean lips, ganyan. Try natin lagi sa ano, sa pisngi. Kung pwede. Kung pwede siya. Wait lang, punasan natin ang tuyo. Ang hirap kasi nito, hindi kasi siya pwedeng itayo eh. Kaya cellphone lang gamit ko. Hawak-hawak ko pa kayo. So, ayan. Try natin dito. Since liquid naman to, parang madali siyang i-blend. Ay, ano ba yan? Ayan. Pwede ba? Pwede naman. Kaya lang bilisan nyo lang mag-blend. Kasi medyo mabilis siyang tumuyo. At saka, again, pag may powder kayo, feeling ko mahirap itong i-apply pag may powder na. Ilagay nyo siya nang wala pang powder. So, yun na lang guys. I-screenshot ko na rin guys yung itsura ng shop niya at saka yung Shopee link niya. Kung gusto niyo rin i-try itong mga binili ko sa kanya. So, order kayo sa kanya guys kasi mabait siya. Yun. Saka, alam mo yun, accommodating pag may tanong ka, nag-chat siya. So, bye-bye. See you na lang on my next haul. Bye!